First of all, Team Tapales, kamusta ang training camp dito sa Baguio? Muna-una, maganda naman yung training namin dito. So far, so good. At saka marami kami nakasparing nilalang dito. Mm-hmm. Coach, anong pinakaiba ng training camp na ginagawa nyo dito sa Baguio? Wow, compared doon sa Kaiga? Kaiba kasi nasa high altitude tayo. At saka napakaganda dito. Malamig sa banda. Alam niyo, ang daming sumusuporta mga Pilipino dito sa parating mong laban. And isa na nga dito, yung tinatawag nating face of Philippine MMA. At isa rin sa pinakasigat nating atleta, ito si Edward Lanza Ipulayang. Alam mo, ang ganda nitong pagtatagpo niyong dalawa. Kasi a few years ago, si Edward, lumaban siya sa isang Hapon na hindi inaakala ng mga tao na hindi siya binibigyan ng tsansa ng mga tao na tatalunin niya. Isang alamat din sa Japan, sa larangan ng MMA, si Shinya Aoki, pero tinalo niya via TKO in round 3. So, sa sitwasyon ngayon kasi ni Marlon, parang pareho kayo nung pinanggagalingan eh, na parang, di ba, nakikita mo na siguro Marlon, sinasabi na Naoya Inoue yan, parang yung iba, halos isabi na lang na sinasabi na wala kang pag-asa. So, gusto ko malaman from Edward, knowing na ganun yung pinagdaanan mo, sinabihan ka rin ng dati na wala kang pag-asang manalo sa Hapon na ito at doon ka naging world champion. Anong kaya mga pieces of advice ang mabibigay mo kay Marlon Tapales? Well, syempre, kailangan makita ni Marlon na hindi naman siya lalaban kay Inoue kung hindi niya pinaghirapan. Deserving siya. And of course, syempre sa mata kasi ng karamihan, mayroon silang judgment. Pero sa atin as a fighter, kailangan maniwala talaga tayo sa sarili natin. Naghihirap tayo every time sa training. Kasi yung goal natin talaga maging world champion. Tsaka isang napakalaking karangalan yung pag nagawa mo yun. Kasi ang daming guwan eh, ang daming mabubulag pa eh. And yun yung isa sa pinakamaganda sa mga kwento talaga. Hindi ka inaasahan talaga, but you will let them fail dun sa expectation nila o mabibigla sila dun sa expectation nila na may magagawa ka talaga na hindi magagawa ng iba. And yun yung pagkakataon mo, yun yung opportunity na nasa sayo ngayon. So we are praying ng mga kababayan mong mga atleta na you can be able to prevail on this fight. Kasi syempre, pinaghirapan mo to, andito ka na eh. So, just keep it up. Huwag mo nang pakinggan kung ano yung mga negative na thoughts coming from other people, especially yung mga kababayan natin, ganun sila eh. Just take it as a motivation na na kaya mo and you can be able to prove them wrong. Kaya mo nagkaroon ng Manny Pacquiao dahil nagawa niya yun eh. So, I think may opportunity ka para gawin yun. So, this is your time. Yun! Marlon, marami man nagdududa pero napakarami ring sumusuporta. Alam mo yan. Kamusta sa pakiramdam na maraming fans at kagaya nila Edward na sumusuporta sa'yo, naniniwala na kaya mong ipanalo tong laban na to? Of course, para sa akin, siyempre bilang isang boksingero din, karangalan ko rin na ipakita yung best ko dito sa laban. Tsaka, pangalawa po, hindi po kami pupunta doon para magbigay lang ng magandang laban. Pupunta po kami doon para manalo. Tsaka, salamat po sa kanila, lalo-lalo na sa mga fighter sa Pilipinas na sumusuporta sa atin. Kahit maraming nagsasabi, mga doubters na pabayaan mo lang sila, ayos lang yan. Kasi ganoon naman talaga. Last question na kay Marlon, sa iyo din. Coach, anong aasahan ng mga fans? Anong aasahan namin come December 26? Marlon Tapales versus Naoya Inoue. Either or ako or siya. Kala abangan niya yung laban, supportan niya yung laban nila kasi napakagandang laban po to. Pinaghahanda namin pero gusto kasi para maibigay ang laban talaga at may panalo ang laban nito.